Pangarap mo ba na magtrabaho sa opisina bilang isang executive secretary, receptionist, admin staff, data encoder, or document controller, or kahit anumang posisyon sa office work na gusto mong applyan in the future, and ikaw is nangangailangan ng computer skills or kaya gusto mong i-enhance ang iyong computer skills. Ayan. So, kung oo ang sagot mo, panoorin niyo po itong live na ito. So, hi, I'm Ms. Rochelle from ICSE Kuwait and welcome dito sa ICSE Facebook Live update po natin. Ayan. So, ang ating topic po is tungkol sa ating computer secretarial course. Ano ba yung computer secretarial course? Ano ba yung mga benefits na makukuha natin dito after natin matapos yung course? Or paano ba mag-enroll? So, ano-ano ba yung mga job opportunities na pwede natin pag-applyan in the future pag tayo ay mayroong computer skills? So, yan. Ang una po nating tatalakayin is yung ano ba yung computer secretarial course. So, ito pong computer secretarial course, ito po is yung IT foundation na ino-offer po dito sa ICSA. So, dito po, matutunan nyo kung ano ba yung tamang paggamit sa mga computer applications tulad ng Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. And of course, matutunan nyo din dito yung typing data in, typing master, ayan, so digital literacy and Windows 10. So, yun po yung mga topics po na tinatackle natin dito sa computer secretarial course. So, yan, dito sa Microsoft Word, of course, matutunan po natin dito yung paggawa ng meeting minutes, agenda, purchase order, vacation leave letter, cover letter, memorandum, quotations, or kahit anong way na paggawa ninyo sa inyong mga documents, yun po yung matutunan po ninyo dito sa ating Microsoft Word. So, yun, matutunan nyo dito yung paggawa ng inyong professional CV. Diba? So, kasi ngayon, pag nag-apply tayo ng trabaho, kailangan natin magpasa ng CV, no? So, dito, matutunan nyo yan kung paano yung ba yung tamang paggawa ng inyong CV or inyong resume. So, dito naman sa Microsoft Word is matutunan po natin dito yung column chart, table format, pivot table, invoice, or paggawa ng mga calendar, mga salary sheets, and pie chart and employee attendance. So, isa lang po yan sa mga examples ng matutunan nyo po ninyo or pwede ninyong gawin kung kayo is meron pong knowledge ng Microsoft Excel. So, dito naman sa PowerPoint is matutunan natin yung paggawa ng 3D infographics, slide design, FB post, or yung paggawa, yung mga pag-edit ng pictures, pwede nyo siya gawin dito sa PowerPoint, pie chart or business presentation, or kung kayo is nagtatrabaho po bilang isang manager or supervisor or team leader, or ikaw is nagtatrabaho sa marketing department, ayan, so meron po kayong mga gagawin dyan na mga business proposal or business presentation, so dito nyo po yan gagawin sa PowerPoint. So kung gusto nyo pong i-enhance ang skills sa paggamit ng PowerPoint, ayan, so mas maganda po na mag-enroll po tayo dito sa ating computer secretarial course. Kasi dito po is ituturo sa inyo ng instructor from basic to professional level po siya. So ano-ano ba yung mga advantage natin? Pag tayo is mayroong computer skills. Of course, mas naano tayo, no, mag-o-open siya ng doors sa atin para makahanap ng mas magandang trabaho na mas may magandang salary din. Kasi yun naman yung goal natin, di ba? Pag nag-apply tayo ng trabaho, is nilolook forward natin yung mas malaki yung salary natin. So, kasi dito, pag nag-apply po kayo sa office work, yung mga employers po or yung mga company is naglulok po yan sila kung meron kang computer skills. So, yan. So, pwede kang mag-apply ng trabaho bilang isang executive secretary, receptionist, admin staff, yun yung nabanggit ko kanina, document controller, data encoder, office assistant, or office staff. Ayan. So, yan, iisa lang po yan or mga examples po yan na pwede rin yung pag-applyan pag kayo is merong computer skills po. Even ikaw po is manager or supervisor, ayan, so yun, pwede po kayong mag-enroll at mag-enhance ng yung skills dito sa computer skills po. Ayan. So, yun. Napakagandang ano yun, number one yun na advantage, no? So,
bali number one na advantage po yan pag may computer skills ka is magkakaroon ka po ng opportunity na makahanap ng mas magandang trabaho na may mas magandang income po. And then number two po is mag-improve siya ng productivity ninyo. Kasi syempre dito, mas magiging efficient po yung work natin, mas magiging effective po siya, mas mapadali po yung work natin pag tayo is may, alam mo yung may alam ka na, may techniques ka na kung paano ba mapabilis yung trabaho mo. Ayan. So yung number three po is mag-enhance po siya ng communication skills natin in terms po sa digital world. Ayan. So kasi 'di ba sa ngayon po halos lahat nasa social media na, 'di ba? So more on Facebook na tayo, nakipag-communicate tayo through Instagram, WhatsApp, ayan. So through email, lalo na 'di ba pag ikaw is nagtatrabaho sa office. Usually, yung communication ng business to business is through email. So, paano ka magsusulat ng email mo through Microsoft Word or through email kung hindi mo alam paano gamitin yung computer? Kung hindi pa ganun ka-enhance yung skills mo sa paggamit ng computer. So, di ba? So, mas mapabilis yung pag-access mo ng mga information kasi marunong ka na kung paano ba mag-search sa Google. Ano ba yung mga tamang ways mo para mas makakuha ka ng mas magandang information? So, yun po. And then, mas mag-i-enhance pa yung digital creativity mo. Meaning, mas magkakaroon ka pa ng skills kung paano mo gagawin yung mga task mo. Especially sa Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Kung ikaw po is nagtatrabaho sa opisina, yun po yung skills na dapat meron ka. Yung sa, mas kailangan na ikaw is bihasa po sa paggamit ng Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Kasi pag nagtatrabaho ka na, hindi ka natuturuan ng manager mo or kung ikaw yung manager, wala nang magtuturo sa'yo kung paano ba i-copy-paste? Paano ba mag-add ng table? Paano ba i-total to within one click lang, di ba? Kasi pag mag-total ka, pwede mo siyang gagawin doon sa Excel. Yung i-total mo na yung lahat ng amount na nilalagay mo. Lalo na kung mag-inventory ka, yon. So, doon yun siya sa Excel, i-type. So, for example, gagawa ka sa Excel doon ng mga checkbox. Paano ka ba mag-add ng checkbox doon sa Excel mo? Diba? So, saan ka magtatanong? Mag-google ka pa. So, mas mag-YouTube ka pa. So, mas maganda yung meron ka na talagang skills. Para at least, mas mapadali na. Yun yung sinabi ko kanina, mas mag-improve yung productivity natin kasi nagiging efficient and effective yung work po natin. Kasi meron na tayong skills sa paggamit ng computer. Ayan. So, yun lang po yung mga iisang example or mga examples or mga benefits na magkakaroon ka pag ikaw is meron kang computer skills. Ayan. So, yun. Itong computer secretarial course po natin, no, ito is 4 months lang po siya matapos or kung gusto siya tapusin within 1 month, is pwede po yan. Kasi ito po is flexible po yung schedule ng klase. So, anytime po na free kayo, is pwede po kayong mag-attend as long as na office hours po namin. So, pwede po kayong mag 2 times a week or 3 times a week, 2 hours every class session po yan. Kung gusto siya tapusin within 3 months, to 4 months. Or kaya ay kung gusto mo siya tapusin ng within 1 month lang, yan. So, kailangan lang po natin dyan na mag one-time payment para meron tayong privilege na mag-attend sa klase ng everyday class. So, ito po is meron tayong 2 hours per class session. So, kung mag once a week ka lang, pwede kang mag 2 hours, 3 hours, or kaya ay 4 hours. So, yun. Ikaw talaga yung pipili ng araw mo at oras kung kailan ka mag-attend. Basta office hours po namin. So, yun. Sino-sino ba yung pwedeng mag-enroll dito sa ating computer secretarial course? Ayan. So, kahit sino po is pwede pong mag-enroll. Wala po tayong educational background na kailangan. Walang age limit, walang height limit. Kahit sino is pwedeng mag-enroll. Kahit wala pa tayong idea or background sa paggamit ng computer is pwede po siya. Kasi dito, tuturuan po kayo sa katulad ng nasabi ko kanina. Tuturuan po kayo ng instructor nyo from basic to professional level po talaga yung ituturo nila sa inyo. Ayan, so wag po kayong matakot kasi minsan yung iba nag-alangan sila na nahihiya ako kasi wala akong hindi ako marunong kung paano i-open yung computer. Wag po kayong mag-alala kasi dito po sa ICSE wala po hindi po kami nag-aano kung wala kang idea or hindi ka pa talaga marunong sa paggamit ng computer kasi ituturo po talaga namin 'yan sa inyo. Ayan. So, yun. Kasi yun naman yung goal namin dito sa ICSE po, no? Na makakatulong kami sa lahat ng mga kababayan natin na gustong i-enhance ang kanilang mga skills po. Ayan. So, yun.
So kahit sino is pwedeng mag-enroll at kahit saang bansa po kayo is pwede po kayong mag-aral dito sa ICC. Ayan, so kahit nasa Hong Kong kayo, sa Taiwan, sa Dubai, sa Qatar, or kahit saang mga bansa man around the world is pwede po kayong mag-enroll. So kasi itong course na to is available po siya sa face-to-face pag nandito tayo sa Kuwait City or sa Kuwait po. Ayan, so available din siya sa online live interactive class worldwide. Ayan. So marami na din po kami mga students na nakatapos na. Meron na kaming students dyan sa Hong Kong, nakatapos na dito sa Computer Secretarial course, sa Taiwan, sa Malaysia, sa Brunei, and of course dyan sa Dubai. Meron na kami mga students dyan na nakatapos na sa Qatar. Ayan. So yun, marami na po mga students po sa ICHA na nakatapos na dito sa Computer Secretarial course, and now meron na silang mas magandang work po. I-example ko na lang din po yan si Miss Janice po. In sumo, siya po yung patunay na yun, yung ICAC po is nabibigay po talaga ng quality education para sa lahat ng mga kababayan po. Kasi si Miss Janice, dito siya dati sa Kuwait nagtatrabaho, ngayon nasa Dubai na po siya nagtatrabaho, which is sa office na po siya nag-work ngayon sa Dubai. Ayan. So hello po Ma'am Janice dyan sa Dubai po. Ayan. So yun. So siya, isa lang po siya sa example namin, or isa lang po siya sa students dito sa ICAC na meron na siyang mas magandang trabaho na compare before. Ayan. So yan, so wag po tayong magpapahuli, no, kung goal niyo po na i-improve or enhance yung inyong computer skills. So mag-enroll po tayo dito sa ating Computer Secretarial course. Ayan. So paano mag-enroll? Ito yung palagi kong nababasa sa comment sections. Ma'am, paano mag-enroll? Ayan. So yung unang step po natin para mag-enroll po, no, is mag-fill up po tayo ng course reservation or yung link na makikita niyo dyan sa ating caption. If i-fill up niyo lang po siya, tapos screenshot niyo po yan. So after po nun, i-assist po namin kayo doon sa WhatsApp po para sa inyong requirements. Ayan, so yung requirements lang po natin dito sa Computer Secretarial course is dalawa lang, which is yung civil ID nyo or any valid ID and picture 2x2 or selfie picture. So kung nandito po kayo sa Kuwait at wala kayong picture or selfie picture, huwag po kayong mag-alala kasi pwede po tayong mag-picture dito sa office po. Ayan, so yun lang yung requirements po natin. And then after that, yung third step po natin is magbayad po tayo ng course fee, which is pwede po kayong magbayad. Kung nandito kayo sa Kuwait, pwede po kayong mag-direct, mag-enroll dito sa branch para sa payment nyo. And then kung nasa sa outside Kuwait po tayo, pwede po kayong magbayad through BPI, BDO, GCash, or kahit saan man sa aming accounts po, no, nagsisend po kami sa mga sa mga students po kung saan ba sila pwedeng magbayad. So nagbibigay kami ng information para sa account na pwede ninyong pagpadalhan ng inyong payment. Ayan. So yun, napakabilis lang po ng process ng ating enrollment. After nyo po magiging officially enrolled is pwede na kayo agad na mag-start sa klase. Ayan. So yun, syempre, kailangan pag nasa ano na, sa outside Kuwait po, kailangan na ano din, bibigyan namin kayo ng orientation kung paano nyo ba i-access yung portal ninyo, paano ba kayo mag-attendance. Pero kung nandito kayo sa Kuwait, pag nag-enroll kayo this day, automatic, pagkatapos nyan, pwede na kayong mag-start ng inyong klase. Ayan. So yun. Yun lang po yung steps natin kung paano mag-enroll. Sa mga kababayan natin na nagtatanong dyan kung paano mag-enroll, yun po, yun. So, kailangan nyo lang mag-fill up ng inyong course reservation and then i-contact namin kayo sa WhatsApp para mas mapadali yung pagsisend ng mga requirements, ano ba yung mga kakailangan ninyo. Ayan. So, yun. And of course, ayan. So, para sa lahat ng mga kababayan po natin, no, na makakapanood or nanonood ngayon ng live na to, ayan. So, wag po tayong magpapahuli pa. Ayan. So, i-enhance po natin yung skills natin habang nagtatrabaho po tayo dito sa ibang bansa. Kasi, alam nyo, hindi naman po natin alam kung kailan yung opportunity na darating para sa atin, no. At least 'yon, kailangan natin talaga na i-equip yung ating mga sarili na para darating man yung time na 'yon, is ready na tayo na i-grab yung opportunity na 'yan. So, 'yon, kailangan lang po natin, kung may goal po tayo, no, kailangan lang po talaga natin na magiging focus sa goal natin. Magiging consistent tayo, and ang pinaka-importante niyan is kailangan natin simulan yung goal natin para at least ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve. Kasi kung hanggang pangarap lang tayo, hanggang plano lang tayo, kung hindi natin siya binigyan ng action, yung mga plans natin, hindi po siya mangyayari. So, kasi every ano naman, every end of the month, yung ano natin dito, yung routine natin dito, no, is trabaho, uwi ng bahay, trabaho, uwi ng bahay.
Tapos at the end of the month, nag-receive tayo ng salary natin, pinapadala natin sa Philippines kasi syempre, meron tayong kanya-kanya mga responsibility sa Pilipinas. Pero, ang kagandahan dito, pag kayo po is nag-aaral, alam nyo ba, pag uwi nyo ng Pilipinas, may dala na kayong certificate, may dala na kayong skills, may na-enhance na yung skills nyo at yung knowledge nyo sa paggamit ng computer. Hindi yan mawawala sa inyo. Bagkus is, pwede nyo po siyang i-share sa mga friends nyo or sa family mo or kaya pwede ka rin magawa ng sarili mong business po. Kasi dito pag may may knowledge ka sa computer skills, no, pwede ka magtayo ng computer shop mo. Lalo na kung mas malapit kayo sa mga eskwelahan, di ba? Kasi doon sa eskwelahan, lalo na doon pag papagawa sila mga research paper nila and then parang kulang na yung time nila para i-type yung mga research paper. So, pwede po kayong magawa or magtayo ng sarili ninyong business in terms sa dito sa skills ninyo. Kasi yung skills ninyo, mas yun po ang pinakamagandang investment talaga natin, yung skills natin. Kasi ang priceless, palagi ko talaga siyang sinasabi na yung skills natin or yung pag-aaral natin or yung pag-invest natin sa ating skills is priceless yung return of investment doon. Diba? Kasi ito is, nandiyan na yan sa'yo eh, yung skills mo, magagamit mo yan for life. Diba? So, yun. Kung may goal po tayo, yun, magiging consistent lang tayo, magiging focus lang tayo sa goal. Kasi at the end of the day, pag kayo po is nagsimula, sinimulan nyo yung goal nyo, matatapos nyo at ma-achieve nyo yung kung ano man yung gusto nyo marating. So, wag lang po natin hayaan na hanggang sana all na lang tayo. Kasi, di ba yun yung palagi natin naririnig pag halimbawa, may mga nakapagtapos, sana all, di ba? So, yun. Sana naman, balang araw, kami na naman yung magsasabi sa inyo na sana all nakapagtapos kayo, nag-i-enhance kayo ng inyong skills at kasama yung ICSA para matupad yung inyong mga pangarap. Ayan. So, yun. Para sa karagdagang impormasyon, kung may gusto pa yung i-clear, kung ano ba yung mga proseso ng pag-aaral dito sa ICSA or kung meron kayong ibang course na gustong i-inquire, ayan. So, pwede niyo po kaming tawagan sa aming WhatsApp number sa +965 99302850 or kaya ay sa +639 21158 2879. Ayan. So, message lang po kayo sa WhatsApp. Ayan. So, sasagutin po namin yan lahat ng katanungan ninyo or kaya dito sa ating Facebook page sa inbox. Pwede po kayong mag-message dyan or kaya ay sa comment section. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po muli si Ms. Rachel dito sa ICC Kuwait ang nagsasabing ICC, your partner and success. Ayan, so hope to see you po na makapagtapos din kayo dito sa ICC. And, yan.